Ang tanging permanente sa mundong ito ay ang pagbabago. Abangan ang aming special shoutouts at pasasalamat sa dulo ng aming video. Maraming salamat mga kapatid sa pagsama ninyo dito sa amin sa Daily Habit Channel. Ito po ang inyong kapalaran bukas na ngayon ang broadcast. Ito ang sinasabi ng ating tarot cards para sa March 4, 2020, Miyerkules, para sa pag-ibig, sa pinansyal at sa ating kapakanan. Ang unang baraha po ay ang Knight of Cups na ilalagay natin sa stop. Ang pangalawang baraha po ay ang King of Swords na ilalagay natin sa look. At ang pangatlong baraha po ay ang Seven of Swords na ilalagay natin sa listen. Ito po ang simbolismo ng Knight of Cups. Ito naman po ang simbolismo ng King of Swords. Ito po ang ibig sabihin ng Seven of Swords. Ngayon, pagsamasamahin po natin ang ibig sabihin nila. Kapag binasa po natin ang mga ito, ito po ang aming interpretasyon. Ang unang card natin ngayon ay ang Knight of Cups, na kung saan ay may isang kabalyero na luna ng isang puting kabayo. At may hawak itong isang gintong tasa na parang nagdadala siya ng mensahe na mula sa puso. Ang knight ay nakasuot ng isang balabal na napapalumitian ang mga imahe ng isda, ang simbolo ng tubig, kamalayan at pagkamalikhain. Ang kanyang helmet at bota ay may pakpak, isang simbolo ng isang aktibo at malikhaing imahinasyon, at isang pagpapahalaga sa magagandang bagay. Di tulad ng ibang knights sa tarot, ang kabayo sa Knight of Cups ay hindi nagpapakita ng matuloy na paggalaw. Ngunit sa halip ay gumagalaw ng dahan-dahan at mabait, na nagbibigay ng isang kalmado at mapayapang mensahe. Ang kabayo ay kumakatawan sa kapangyarihan, enerhiya at drive. At ang kulay puti ay isang simbolo ng kadalisayan, pagka-espiritual at liwanag. Kung papansinin ang nasa likod, ay halos wala kang makita maliban sa ilang puno na nasa malayo at ilog na dumadaloy, na sumisimbolo sa lakas ng emosyon at imahinasyon upang lumikha ng isang bagong puwersa sa buhay, kahit na kung minsan ay tila wala. Maaaring kaya ito nagpakita sa ating stop position ay para paalalahanan tayong isang tabi muna natin ang pagiging malikhaing ngayong araw. Hindi ibig sabihin ito na itigil natin o tanggalin natin sa ating mga sarili ang pagiging malikhain. Kundi baka mas kinakailangan natin ngayong araw ang paggamit ng ibang pamamaraan bukod sa pagiging malikhain upang masolusyonan ang kung ano mang kakaharapin natin ngayon. Sinasabi din nito na dapat daw natin galugarin ang ating mga hilig at ideya upang matupad ang ating mga ambisyon sa buhay. Ang pangalawang tarot natin ngayon ay ang King of Swords, na kung saan ay may nakaupo na hari sa kanyang trono na nakaharap sa atin na parabang handang harapin ang anumang hamon sa buhay na ibabato sa kanya. Hawak niya ang isang espada sa kanyang kanang kamay
ang kamay na sumisimbolo sa kamalayan at makatuwiran na pag-iisip. At itong espada ay nakahilig pakaliwa, ang side na nagre-representa ng subconscious at intuitive or instinctive na pag-iisip. Sumisimbolo ito ng pagiging mapagpasya ng hari, pero yung may kakayahang umangkop sa lahat ng bagay. Habang gumagawa siya ng mga desisyon batay sa kanyang intelektual na pag-uunawa, nananatili siyang bukas sa kanyang intuwisyon. Ang hari ay nakasuot ng isang asul na tunika, sinasagisag ng isang pagnanais para sa espiritual na kaalaman, at isang lila na kapa. Sinasagisag ang kanyang pagiging makaramay at pag-iisip. Ang likod ng kanyang trono ay pinapalumitian ng mga paru-paro na sagisag ng pagbabago, buwan, at isang anghel na malapit sa kanyang kaliwang tainga, nakaposisyon na parang binibigyan siya ng banayad na patnubay. Ang mga puno sa likuran niya ay tumahimik at ang mga ulap ay nag-aayos na. Ang hangin mula sa mga naunang mga tarot ng swords ay nawala na, na nagbibigay ng impresyon ng katatagan at kaliwanagan sa halip na pagkalito. Maaaring kaya ito nagpakita sa ating look position ay para paalalahanan tayo na tayo daw po ay panatilihin ng ating pagiging neutral at just kung tayo man ay gagawa ng isang paghuhusga ngayon. Ito daw po ay makakatulong sa paglutas ng mga problema natin ngayong araw. Ito po siguro ang pinapahiwatig na kaya natin kailangan itigil muna ang pagiging malikhain ay dahil mangangailangan tayo ng puspos na linaw ng kaisipan upang mabigyan solusyon natin ang ating problemang kakaharapin. At ang ikatlong tarot natin ngayon ay ang Seven of Swords na nagpapakita ng isang taon na lumalayo mula sa isang kampo militar na may limang espada sa kanyang bisig. Nakabaling ang kanyang tingin sa kanyang balikat patungo sa dalawang nakatayong espada na naiwan niya. Ang ngiti sa kanyang mukha ay nagmumungkahi na ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili sa pagkakaroon ng karakter na pagiging madulas nang hindi napapansin. Sa isang pangkalahatang konteksto, ang Seven of Swords ay kumakatawan sa panlilinlang, kasinungalingan, pandaraya, at kawalang budhi. Ipinapahiwatig din ng card na ito ang pagmamanipula sa kaisipan, taktika, pagiging tuso, at mga kaaway na nagbabalat kayo bilang mga kaibigan at mga espiya sa ating sariling mga kampo. Ito ay isang card ng minor arcana na may mapanganib ng pag-uugali, mapangahas at kagustuhang manatili na una sa laro ng buhay. Ang Seven of Swords ay maaari ding kumatawan sa kakayahang umangkop, matalas na talinga, pagiging estratehiko o labis na pangangatwiran. Maaaring nagpakita ito sa listen position ngayong araw upang tayo ay palalahanan na huwag daw natin manipulahin ang iba para sa ating pansariling kapakinabangan. Dapat tayo daw po ay maging mas etikal at matapat sa ating pakikitungo upang mapanatili natin ang ating magandang relasyon sa ating kapwa at ang anumang imahe ng ating mga sarili. Sumatotal, ang mga tarot cards natin ngayon ay pinapaalalahanan tayo na dapat daw nating isantabi muna ang pagiging malikhain natin dahil sa isang problemang kakaharapin natin. Mas kinakailangan natin gamitin ang ating mga isip upang hindi tayo mauwi sa paggamit ng mapanlinlang na pamamaraan upang iligtas lamang ang ating sarili sa kapahamakan tulad ng pagsisinungaling o panluloko. Binibilinan tayo ng ating mga baraha na ating galugarin ng ating mga hilig at ideya upang matupad ang ating ambisyon. Manatiling neutral kung tayo man ay makakatuklas ng hindi kaaya-ayang pangyayari at tanggalin ang anumang namumuong masamang balak natin sa ating kapwa, kung meron man. Ito po ang sinasabi ng ating mga tarot cards ngayong araw.
Maraming salamat po. Sabi po ng ating kapatid na Katok Channel ay naiinggit ako. Ako din pabati. Pabati po sa pamilya ko sa Pilipinas, Fernandez family from Ilocos Sur, at ang mga kasama ko dito sa work sa Kuwait. Salamat and more power daily habit. Sabi naman po ni Luz Dana, good PM po. Ang ganda ng message. God bless po. Maraming salamat, Luz. Sabi naman po ni Ding Zamora Giday, hi sir, morning po. From Saudi. Hi, good morning din, Ding. Sabi po ni Future Tech, salamat po kapatid na Daily Habit. Natuwa ako doon. Pabati po ulit sa mga kasamahan ko naman dito sa planta sa Bulacan. Hello po sa inyo. Hello po sa mga kasama ni Future Tech. Ang bati naman po ni Henrita Malayo. Good evening po. At maraming salamat po sa shoutout. God bless us always and stay positive vibes. Watching here from Kuwait. Ingat po kayo palagi dyan, ma'am. Sabi naman po ni Cristala Pecayo, hello po, watching here in Kuwait from Samar. Sabi po ni Regine Labadista, hi, first time po ako watching your tarot readings po. God bless at like ko po ang Daily Habit video nyo. Pa-shoutout po sa family Labadista sa Philippines. I'm watching here from Japan, Shizuoka. Thanks po. We'll wait for your shoutout po sa family ko na nasa Pilipinas. From Santa Ana, Dulo, Bulacan. Thanks and I appreciate it. God bless at more subscribers to come. Salamat, Ma'am Regine. Kung nais nyo din po na kayo ay aming mabati, mainam ay mag-iwan lamang po ng komento sa aming comment section. Muli po, kami dito sa Daily Habit Channel ay nagpapasalamat ng taus-puso sa walang patid ninyong pagsuporta. Huwag po sana ninyong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hangad po namin ang kagalingan ng mga sakit-sakit sa pisikal, mental at espiritual na aspeto ng inyong mga buhay. Ang mga tarot cards ay gabay lamang po natin. Nasa sa atin pa din po ang desisyon sa pang-araw-araw. Ngunit ang pinakamainam pa din ay ang ating pagdarasal sa ating poong may kapal.